Bababa ka na, Kako? Ako? Oo. Pa-vlog ka ba? I-update natin ang ating mga viewers. Papalit ka pa rin tayo. Mga ka-South Road, magandang hapon po sa inyo. South Road. Nakakalungkot isipin, bibitaw na namin si 573 ngayong araw na to. Webes. Ano pa siya ngayon eh? So ayan mga ka-South Road, ang conductor ko po ba? Okay. So yung mga ka-South Road, may sasabihin ako sa inyo tungo sa mga nagtatanong dyan kung regular na raw po ba natin si 573. So Ito yung sagot. Si 573 po ay isang buwan ko na pong daladala. Isang buwan na. So, mabait naman po si 573. Kahit minan, hindi niya tayo binigyan ng sakit sa ulo. Hindi kahit anong tirik sa kalsada, hindi niya tayo binigyan ng kahit anong tirik sa kalsada. Kahit putol pampers, wala. So, kaya nakakatuwa naman no, si 573 na dalahin. Siyempre, maganda rin siya sa rektahan, matulin, ganda manak po, na higit sa lahat. Bigyan din naman niya tayo ng kahit paano, maganda-gandang kita. So, pero, dumating lang talaga tayo sa time na si 573, talagang hindi naman natin regular po, tulad ng mga nagtatanong dyan, kung regular po natin si 573. So, si 573 po, hindi po natin regular. Katulad nga po nung sinasabi ko dun sa mga nagko-comment sa akin na nire-replyan ko, hindi ko po regular si 573. So, hindi natin regular si 573 kasi si 573 po ay dadalhin po ng Lobo. So, ngayon po, yung driver ng 1257 sa SM Lipa, shoutout po sa kanya kay Kuya Ranjes. Siya po yung papalit na driver nitong 573. At ngayon, baka pupunta siya dito ngayon dahil kakagaling lang namin ng Maynila, balikan lang po kami mga South Road. So ngayon, nakagarahe na kami at hindi na in-schedule sa upas na to dahil nga po pupunta na rito yung bagong hawak na driver, Veranis. Siya po ay matagal na driver na rin po dito, veterano na rin po dito. At dadali na po ng Lobo to. So, yung pag 1257, binitawan din yan. Magandang bus din yun, mga ka-South Road. Patulin yan, yutong. Patulin yung bus na yun. So, ngayon, papunta na siya dito para kunin itong bus at inspection ito sakali. Ay, mga kailangan pang gawin dito. Pero sa makina, kondisyon to. Wala itong papaitang makina nito. Oo, 573, kahit papano, napapahal din ako dito sa bus na to. Kasi talagang maganda manak po, walang problema sa makina, hindi ako binigyan ng sakit sa ulo, hindi tayo itinirik sa kalsada, kahit na anong abala. So talagang roadworthy talaga siya mga ka-South Road. Maasahan talaga, hindi siya katulad ng ibang bus na sirain. Kahit luma, pero talagang matibay, condition, alaga ng bus na to. Nga lang, ang tanong, kung may magagamit po ba tayong bus dito? Dahil peak season na naman mga ka-South Road. Kailangan talaga hindi tayo matiting ganito kasi big season, sayang yung kitaan. So, yun yung anay natin dahil ang tanong kung may magagamit nga po tayo. Ang sagot, oo mga ka-South Road, meron naman agad. Actually, naka-plaster na siya doon. So, nahan, nandun. At yun po yung gagamitin nating bus. 45 seating capacity na naman yung hawak natin mga ka-South Road. Yutong ulit po yun. So, computer box. Hindi siya yung old yutong, yung katulad kasing idara nila 1243. Ang body number niya ay 1233. So yun, 1233 yung dadali natin naman. So, uunahan ko na kayo mga ka-South Road. Baka may magtanong ulit kung regular na daw, kung irregular na pa sa akin ng 1233. Sa ngayon po yun ang hindi natin alam. Dahil mahirap naman pong pangunahan ang ating
manager dito o ano, na antay na lang natin na formal sabihin sa atin kung yung ba'y ire-regular ko na talaga. Antay ko na lang yung mga salitang gano'n na, oh, sabihin niya, regular mo na yan. So antay na lang po natin yung gano'ng sasabihin. Sa ngayon, after ng pagbaba natin dito, bukas may biyahe ulit kami. At 12:33 na po yung gagabitin namin. At yung magtuktok natin doon, ganun pa rin, walang nagbago. Mr. Basis na naman ang ating magtuktok. Okay, maganda. So, ngayon, eto. Medyo nag-ano-ano, kukunti lang naman yung mga belongings ko dito kasi talagang alam ko rin naman ho, nakukunin din sa akin itong 573, kaya talagang hindi ako masyadong nag-i-impact dito ng mga kung ano-anong abubot, mga gamit-gamit, kasi talagang mahirap din maglipat kasi. So eto ngayon na dumating na sa situation na bababa na tayo kay 573, so ngayon medyo nag-ano ko, kinukuha ko lang yung mga gamit ko. Ito. Lagay ko kasi ito ng camera eh. Tapos yung camera ko, yung GoPro ko, ipinabalik ko sa damit. Dito ko nilalagay. So, ayun. Tapos, unan. Short ako dito. May gumot. Ano-ano pa. So, ayun. Ililipat natin kay 1233. Oh. So, samahan nyo ako kay 1233 dahil nandun lang naman po siya sa unahan. So, sa ngayon, ilalagay ko muna ito sa bag ko. Mahirap naman. Baka makalimutan pa. So yun, tara mga kasaudrod, puntahan na natin ito. Makita natin. Lipat bahay na naman tayo. Para lang kasi tayo yung lilipat ng bahay. Naglilipat ng bus. Yan bus, pangalawang bahay naming mga empleyado. Inisin mo pa net? Ayun. Siyempre salamat din naman po sa ating manager kasi hindi niya tayo hinayaang matenga. So 522 shout out. So ayan yung bago natin hawakan na bus, 1233. Dahil kala ko kasi talaga pagkatapos So ayan, 1233. Mamaya bubuksan natin yung makina, ilalagay ko lang yung aking mga gamit. Ay naku, check up-in pa rin natin to. Ayan na, wala na akong masyadong mga tama. Konting mga tama pero matagal na. Yan ang ating bagong kabayo, mga kasautro. Buksan natin. So walang hangin. Bagsak. Oops, ang hirap buksan. Okay, uy! Hi, 1233. Ako nga po pala ang iyong bagong driver. So ayan mga kasutro, 1233. May salamin pa rin sa gilid, may TV, may stereo. Working kaya ito. Uy pa! Ang init, mukhang kanina pa ito nakatambay dito guys. So kita naman natin si 1233. So may baon ako dito. Pangyutong talaga kasi itong baon ko dito sa bag ko. Gamit ko pa ito nung kay 1286, pinagawa ko talaga siya. So, kasi ito, mahalaga ito kapag yutong ang dala mo, kailangan meron kang ganito.
Kasi yung bukasan ng hood niya sa likuran, para siyang yung disusi. Ito, kailangan niya nito. So kailangan, pag yutong ang dala mo, meron ka nito. Papagtanggal muna ng uniform. Papaanda rin natin si Pepe, pero bago ang lahat, guys, che-check upin muna natin siya para tignan natin kung may tubig, kung may langis. So ayun, kaso yung basahan, iwanan din sa isang box, ay 573. Gamitin muna natin itong isang box. Okay. Wala kasi siyang kahangin-hangin at ang init. Tignan natin yung mga palm belt niya, yung langis, tubig, kung everything is okay ba. Ito mga sabro din yung sinasabi ko sa inyo, kailangan pagkayutong meron ka talaga nito. Bukas naman. Bukas, parang iba na. Parang iba to. Ngi. Ito. Ha? Okay. Tara, ito. Ay, kinatanggal to. Ganito pala ito buksan. Okay. Ganito pala siya buksan. Ang galing naman ng improvise. Akala ko magagamit ko itong aking T-wrench. Yan. Okay. Gusto natin. Oh. Ang galing ng sarahan niya. Akala ko magagamit yung T-wrench ko, pero hindi pala. Kasi may sarili siyang lock. Okay. Balik yutong na naman tayo, guys. 45-seater na naman. Check upin natin ang kanyang mga palm belt. Kung okay pa yung kanyang higpit. Okay. Sa mga aspiring bus driver dyan, pagka tayo sasampa ng bus, ganito lagi ang gagawin natin, no? Check upin lagi bago umupo sa manibela, bago magbuhay ng makina. Okay. Hanggat maaari, lahat na kailangan inspeksyonin natin, i-inspeksyonin natin, lalo na kapag ganitong hindi pa natin kabisado ang makina, kung anong kondisyon niya. So medyo may mga parang nagtatagas-tagas siya dito. Ginawa, nakita ko ito nung nakarang ginawa ito eh. Yung tubig. Medyo kulang yung tubig niya, oh. Ayun yung level ng tubig niya. Dapat hanggang dito siya. Pero hindi pa naman masama eh. Pero dadagdagan ko na rin po siya. Tapos sana lang hindi siya nag-a-high-temp sa takbuhan. Kasi parang about cooling system yung ginawa dito eh. Medyo nagkakapobia kasi ako pagka mga high-temp sa takbuhan, mga ka-south road eh. Nakakawakan sa camera, wala tayong tripod. Check upin natin yung langis. Ayan mga ka-south road, ah. Bago ang langis niya na. Mataas pa. Sobra pa nga dun sa ano. Ha? Ayan. Okay ang langis niya. Okay naman. Mataas. Okay. Nakikita niya mga kasautor, talaga binubusisi ko muna siya.
Sa ngayon, dahil kasi ngayon ko pa lang siya dadalahin sa takbuhan, medyo alalay pa ako kasi hindi ko pa kabisado yung mga, baka mamaya may mga issue pa siya sa takbuhan. Observahan muna natin siya guys sa takbuhan. At yun ay gagawin natin bukas pagbiyahe natin. Umaagas na maaga pang schedule namin bukas. So ayan lang mga kasautor, pwede na natin siya paandarin. Okay. Pero okay pa to kasi wala namang masyadong taga sa mga makina niya eh. Meron kasi ditong ilang yutong talagang ano, makikita nyo pagbukas nyo, pagtambad ng ganyan sa inyo, may mga langis-langis. So, pangit kasi yung ganun. Hindi natin alam kung malakas sa langis o ano. So, yan, sara na natin guys. Apo sir, thank you sir. Shoutout po sa ating manager. Sabi ng ating manager, shout out po kay Sir Tino Gonzales, siya po ay mabait na manager naman. Wala rin naman po ang masabi sa kanya. Okay, ikutan muna ang puntong paligid niya dahil kasi maka okay, may konti siyang tent dito. Salamin, wala namang basag. Okay. So dito, wala namang masyadong tama. Magkakatama pa lang. Huwag naman. I'm just joking, mga kasautro. Ayan. Okay. So ayan, may guhit-guhit siya. Ayan. Okay. Medyo madumi pa nga, no? Dapat talaga nito, washingan. Pwede na natin siya panda rin mga ka-south road. Arat! Para magkahangit siya. Okay. Panda rin na natin siya. Asa na ang relay nito? Limot ko na. Okay. Buhay naman yung relay niya. Ayan guys oh. May indicator din ang, sa pinto yung indicator na yan. Ilaw na yan. Okay, buhay na natin. Okay. Kumana na yung mga indicator niya. So, ayan. Sa yutong guys, itong signage na yan na stop. Ayan. Alarm yan kapag may trouble sa makina at nananakbo ka. Umiilaw yan. Pero pag pinandar natin yan, mawawala naman yan. Pati itong icon ng langis, mawawala rin yan. So, itong dalawang bilog na to, hangin yan. Mababa yung hangin natin, no? Ayan. Nakapalo lang siya sa 4. So, kailangan pumalo siya ng 8, pataas, hanggang 10. So, panda rin na natin, mga kasadro. Check up muna natin kung naka-neutral. So, naku. Okay, neutral naman. Mukhang lugaw na lugaw ang kambyo. Ayan, naka-ano naman yung neutral niya pala. May indicator na neutral. So, buhay na natin. Naku! Bakit ganun ayaw umi-start, mga ka-South Road? Hard starting yun ah. Patay tayo. Ito. Problema mo. May krudo naman. Huwag natin pilitin mga ka-South Road, baka masunog yung starter. Ayaw umi-start, tatawag muna tayo ng mekaniko. Mukhang masamang pangitain to ah. Bago pa lang, mukhang ano na. Medyo masakit sa ulo. Ayaw umi-start talaga. So yun guys, sabi sa akin ng yardman, kaka-start lang daw niya kanina, one click lang daw.
Kali pa araw sa biyahe to. Uy, bakit ngayon na yung mister? Sabi naman, saltikin lang doon yung susi. Try natin. Sirisin lang siguro, no? Wala. Ay, wait lang. Sinabi ko lang na naridundulong yung kalit. Agad. Ha? Walang power? Ha? Walang power? Na-free-redundo naman siya. Pero ayaw tumuloy. Sabi lubat daw. Ayun eh, nagbe 24 naman siya oh. Ah, try mo, paridondohin. Kabumba lang doy. Injection top yan? Mayroon yan. Now we start. Mga kasotro, umandar na yung ating bus. So parang hinangin lang yung fuel line niya. Kaya kanina ayaw tumuloy. Nagre-redondo lang siya pero ayaw po tumuloy nung start. Pero ngayon okay na po. Ayan. So ginawa nung mga mekaniko dun kanina, binomba yung fuel pump. Dito chip mechanic yun, lobat na daw, so mababa na nga yung battery dito, nakapalo na lang ng 20 volt, so pero nagre-redondo naman ng malakas. Sabi ko nagre-redondo naman siya ng malakas, so nagalit agad. O di ko mag-start to. Galit agad, hindi ko maintindihan ba't ganun ang andito, ganun ang chip mechanic. Intindihin na lang natin mga South Road. Siguro ba ano lang, pagod siya, ganun. Kaya siguro ganun siya makiharap, maki-approach. Baka siguro lagi siyang pagod, ganun. Intindihan na lang natin siya mga South Road. So yun mga ka-South Road, ayun lang ang ating for today's vlog. Nag-update lang tayo, so 12:33 na yung ating gagamitin. Si Mahot, naglalakad. Yun. So, kayaan na natin. Ganun lang talaga siya. Ganun lang siya. Ganun lang ugali niya, guys. So,
So guys, maraming salamat at samahan niyo ulit ako sa panibagong adventure dito kay Tol 33. So yun lang at maraming salamat sa suporta niyo mga South Road. Na keep supporting lang para masaya. And God bless mga ka South Road. Bye-bye po.